And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor GIL LAURENA. Magandang tanghali po sa inyo lahat, mga kapatid. Once again, we are back on our program, The Baptist Lunch. And alam ko po, mga kapatid, that we are all excited. This is our week starter episode. Alright, and maybe some of you ay nagulat at wala ang ating mahal na pastor. And he was able to preach naman sa atin. But again, ay patuloy po niyang ipinapahinga ang kanyang lalamunan dahil medyo... Hindi lang nagkaroon ng medyo siguro, napagod din. Alam niyo naman po ang ating mahal na pastor ay talagang he's doing everything for the betterment of or for the mas ikaayos pa ng ating mga programa. Kaya marami rin siyang asikasuhin po ngayon for, mag-excited kayo mga nasa preparation, ha? And marami rin siya inaasikaso para doon. And also, susunod din dyan. Sinabi ni Pastor ng Universal Studios, tinatrabaho na po yan. Ano po, tinatrabaho na yan. Kaya make it sure that we are always in support sa ating pong bilang member ng simbahan. We are always in support for the church programs and we are always behind our pastor and supporting the ministry. Alright? And ngayon po, again, this is our week starter episode. Isa sa mga pinakinaabang episode ng programang The Baptist Lunch. Lalong-lalo na ng ating mga nanay at mga asawang babae. Isa sa mga pinaka-inaabangan sa lahat ito dahil alam nyo naman po ang programang ito ay talagang kumbaga ito'y labasan lang damdamin ng isang asawang babae. Yeah, yan ang pinaka yan. And of course, meron pong mga co-host na kasama po dito ang ating mahal na pastor and let's welcome them ngayong pong tanghali. Kasama po natin ang una sa mga co-host nila, si Ma'am Marinelli. Hello, Ma'am Marinelli. Hello. Magandang tanghali po sa inyo. Good afternoon po sa inyong lahat, mga ka-abangers. O, Sister Cheryl, ikaw talaga. Nakita ko agad yung comment niya, mga ka-abangers ng TBL. The Baptist Land, huwag kalimutang mag-hashtag TBL. West Bank family, kung kayo tago West Bank or ang inyong area, para naman malaman at ma-greet namin kayo. Hello po sa lahat ng mga nanonood, sa aking asawa na nasa Camp Aguinaldo, at aking mga anak, si Nanay at si Ate Nida, at yung mga taga-Davao at taga-Usamis na nanonood. Good Amen. Afternoon Amen. Sa inyong lahat. Alright, thank you po. And of course, our very own as well, Ma'am Cynthia Gumabay. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Muli nandito kami upang magpahayag ng aming mga damdamin. Isang maulang Martes po sa atin ngayon. At naway, makapagbigay po kami muli ngayon ng pagpapala sa inyo sa may babahagi ng ating guest ngayon. Abang-abang po ito. Sa mga Pasay West, hello po, at ito ang oras natin. Mag-comment po kayo. Hello po! Alright, maraming salamat. And of course, para alam niyo po, maganda po ang ating po mapag-uusapan ngayon. Ngayon tanghaling ito. And alam kong maraming makaka-relate dito. Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli. At even, ito po yung sinasabi ko palagi. Ito yung kagandahan sa programa ng ating simbahan. Bagamat may mga particular subjects tayo, pero dahil welcome ang every individual members of the family to watch, maraming matututunan. Yeah, all po. Kahit na sa mga asawang babae, ito, matututo dito yung mga mag-aasawa na babae. Mag-aasawa. Maging mga tatay eh. Yes po. Pangkalahatan po ito. Even pati yung nasa programa natin sa Staying Alive, yung mga nasa Team Focus. Kasi at least alam nila talaga totoo yun, ma'am. Totoo yan. Habang inihahanda sila ng Panginoon doon sa dadaanan talaga. Kaya talaga kakatindi ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Yeah. Kaya lagi natin sinasabi ng mga area leaders yung I believe. Ginagawa ito ng mga area leaders po ninyo na pinapaalala namin palagi sa inyo to gather your families. Alright? Yeah. Alam ko may mga ginagawa kayong module, mga estudyante, pero during lunchtime, ay kumain muna kayo.
Eh, opa. Iba naman sa inyo, pag hindi nakatingin ng magulang nyo, nasa cellphone kayo, wala kayo sa module eh. Yun na. Oh, diba? So, sumama kayo sa magulang ninyo at manood kayo dito, lalong-lalo na sa inyong mga, actually, kahit na hindi ko sabihin, ma'am, na anak na babae, kahit sa anak na lalaki, oh, para at least, alam niyo balang araw, pag mag-aasawa na kayo, for every all? Alay, yun. Hindi, totoo yun, ma'am. Eh. Talaga, for hindi lang pro everyone, for every all. Diba? Yes! Diba? Isa pa, ito, again, sabi ko, yes. Hindi man tayo nakikipag-competensya sa iba simbahan, yeah, pero marami, again, for those of you from other churches who are watching, I'm not saying this to brag at kami magyabang sa kalagay. This is all a blessing by the grace of God. Pero sinasabi ko lang po, in behalf of our church, we should always thank God for being a part of our church family. Kasi yes. Yeah. Yung sinasabi ni Ma'am Cyril, sana all. Sana all. Diba? Yes. Kaya nga, biyayahin ang Panginoon at binigyan na Diyos ng wisdom. Binigay niya kanyang wisdom and knowledge sa ating mahal na pastor so that we can have this program. That's yeah. Why if God gave this first to our church family, parang ano yan eh, sa sinabi ng Panginoon Jesus Cristo eh, to the Jew first. Yeah. Di ba? So yeah. Parang ganun din. So dahil ito 'yung pinagkaloob sa atin una, tangkilikin natin una ito. All right? So keep sharing the link, keep tagging 'yung mga mothers o mga asawang babae na gusto 'yung and even again, sabi ko nga eh, napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon at 'yung testimony na maririnig niyo ngayon, napakaganda. At dito ninyo matututunan kung paano nga dapat hindi humanga sa kung sino-sino mang mga nakikita natin sa mga idol, social media. Mga ina-idols na ngayon, no, maraming kabataan, lalo na pagdating sa pag-aasawa. Ayan, ngayon dito nyo makikita kung paanong nangusap ng totoo ang Diyos. At nagtuturo ng tama. Okay. Alright, of course, ang bisita natin dito, walang iba kundi si Ma'am Sheryl. Yan! Hello, wow, ma'am. Amen. Good afternoon po. Good afternoon po sa inyo. Good afternoon po sa inyong lahat, lalo na po sa Pastor's family. Thank you po sa inyong prayer. At shoutout po sa aking anak. Hello po. At sa aking yes, partner. Yeah. Hello po. Yan, sa lahat ng mga nanay na nanonood, keep tuning in po. Yan, amen, amen. Yan, at talagang tama ka, Ma'am Cynthia. Araw nyo ngayon. Araw ng area nyo ngayon. Opo, Pasay West! Hello! Amen, amen, amen. Alright, and like I said, ay maganda po ang ating pag-uusapan. So, hindi na natin patatagalin ito. Ibibigay ko na po muna sa inyo to, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, para talagang tuloy-tuloy at maraming ma-bless dito sa ating episode ngayon. Alright, yes, Ma'am? Yes, sir. Magandang umaga po muli, Ma'am Sheryl. Ano pong may papahayag natin ngayong umagang ito na talaga magbibigay ng excitement para sa ating mga viewers ngayon? Alam po natin na ang buhay mag-asawa ay hindi laging kasiyahan. Ang buhay mag-asawa, andyan ang hirap, ang saya, lahat ng responsibilidad. Pero paano kapag wala pang talagang katibayan na tayo talaga ay lumalakad na sa Panginoon? At yan po yung sisimula ni Sister Sheryl sa pagpapahayag ng kanyang panimula. Paano po siya nagsimula na makarating po dito sa ating church? Okay po, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Kung paano po ako nakarating dito sa church, hinanap ko po talaga yung isang simbahan na nagtuturo po ng salita ng Diyos. Kasi nagsimula po ito nung nagsisimba po kami sa baklaran. Tapos pag-uwi po namin sa bahay, mainit pa rin po ang ulo, wala pa rin po nagbago. Totoo po yung mga napapakinggan ko po dito sa church kung paano po sinasabi ni pastor na masabi lang na nagsimba. Pero yung totoo, yes! wala naman talagang nabago. So doon po nag-start yon at saka sinabi ko po yon doon sa partner ko na kasi nung time na yon paggaling namin ng simbahan sa baklaran, pagdating sa bahay, nagkaroon kaagad ng pagtatalo. Kaya sinabi ko sa kanya na ano ba yan, nanggaling tayo sa simbahan, nasabi lang na simbahan, pero walang nabago. Tapos sabi ko sa kanya na simula ngayon hindi na ako magsisimba dyan. Gusto ko na maghanap ng simbahan na mayroong Bible kasi yun ang kailangan ko. Yung gusto ko na may natututunan ako at mayroong nababago sa akin. At naalala ko yung sinabi ni Pastor na magsasawa ka rin, mapapagod ka rin gumawa ng kasalanan. Amen. Ayun po. At saka nung time na yun, kapitbahay ko lang po si Ma'am Jo. Tinanong ko siya kung saan siya nagsisimba.
sinabi niya po na Baptist. First time ko po marinig yung word na Baptist. Sabi ko, meron pang Baptist. Uh-oh. Opo, kasi ang alam ko po noon, yung mga ibang, ano, like, mga born again po. Yun po yung alam ko po. Pero nung ginamit po si Ma'am Jo at nung binuksan po muli yung area ng Maricaban, ako po yung una po nilang pinuntahan, sineran po nila ako. At yun po, Friday po yun sila nag-share sa akin. And then Friday, Sunday noon, hindi na po ako nagpatumpik pa. Naging first time visitors po ako nandito. Nagpabaptize ka ba agad? Hindi po ako nagpabaptize agad. Mga one month po ako bago po ako nagpabaptize. Nung pagdating niyo po dito, ano po yung una nag-strike sa inyo bilang isang ina, bilang isang asawang babae? Yung sabi ko po na kailangan ko, kasi naging ano ko pa din yun eh, sabi ko po, no, hindi pa po nakarating dito sa church, ang sabi ko po noon, Panginoon, paano kaya magdisiplina ng anak? Aha. Kasi noon, mamamalo lang kung kailan galit ka na. Kung kailan galit na. Opo. Naalala ko po yung isang mothers po dito na masarap mamalo kung kailan galit. Sister Nelia! Hi, Ate Nelia. Ganun po yung ano ko po noon, ganun po yung nararamdaman ko po noon dati. Namamalo akong kailan galit na. Mm-hmm. At nakita ko yun sa anak ko na parang hindi naman walang effect yung pamamalo ko sa kanya. Kasi yun po pala nung nakarating ako dito, nalaman ko na mali yung paraan ng aking pagpapalo. Mm-hmm. Kasi sabi po ni Pastor, kapag namalo ka ng galit ka, hindi yun disiplina. Kundi paghihiganti yun, ayon dun sa nararamdaman mo na galit. Exacto. Kaya, paghihiganti. Ang galing po talaga ng Panginoon na nasagot po yung panalangin ko po, yung katanungan ko po about sa that time po, ilang taon na si CJ? Isa lang po yung anak niya pa. Four years old po siya nung napunta kami dito. Ilang taon na siya ngayon? 9 years old po. Wow. Kaka-9 niya lang po. Paano niyo po naisip na naghanap kayo ng Bible? Were you exposed to Bible before? Yes, ma'am. Kasi nung 17 years old po ako, nakapasok din po ako sa simbahan. Yun po, born again. Tapos nakabili din po ako ng Bible noon na King James Version. Yun po yung pinakita ko kay Ma'am Jo. Nasabi niya, ma'am, yung Bible po namin, King James Version 1611. Sabi ko, ma'am, meron po akong Bible. Kaya lang nakatago kasi hindi ko alam kung paano unawain. Amen. Totoo. Yun po. Natuwa naman. Opo, ma'am. Kaya sabi ko, ang galing po ng plano po talaga ng Panginoon. Kailangan lang talaga ng panahon, ng oras. Oo. Ilang taon ka nung time na yon na naghanap ka ng church? 25 po. Oh, can you tell us more about, di ba nakwento mo sa amin na hindi ka pa nagpakasal during that time? So okay. ano yung process, ano yung naramdaman nyo? Bakit nyo pinagpaliban muna ang kasal kahit na nagsasama na kayo? Wala po kaming idea pagdating po sa pagpapakasal. Yeah. I-ano lang natin ulit yan. I-plug lang natin ulit yan. Ha? Alam niyo po, kasi kanina nagkwento po ng pakonti si Ma'am Sheryl. Alam niyo, napaka-importante nito sa inyo po ng mga maaaring nandiyan na kayo sa kalagayan na yan. Ha? Na nagsasama po kayo ngayon, pero hindi pa po kayo kasal. At nagsasama kayo ng, of course, we cannot take away the biblical fact that you have to accept it for you to grow. Na wala sa disenyo ng Diyos. Yeah. You see? So, this is very important for you to learn and to understand. Kaya magandang tandaan po na, pakinggan po natin maigi ito. Huwag niyo pong basta-bastain ito. Keep sharing the link po. As of this time, nasa 82 pa lamang po yata tayo, if I'm not mistaken, ang peak dito po sa akin. So, keep sharing the link. Napaka-importante po nito. Again, ulit ko po, napaka-importante nito, lalo na kung kayo ay nasa sitwasyon na kayo ay nagsasama na pero not in the design of God. Alright? Sige, ma'am. Opo. Nabanggit niya kasi nung simula na nagsimula kayo sa pagiging mag-asawa na hindi kayo naniniwala sa kasal. Yeah. Yes po, kasi ako, ma'am, gusto ko po. Opo. Pero yung bilang babae, kayo, yes no, po, syempre. Opo. Pero siya po, wala po sa kanya yung yung pagpapakasal kasi ang nakikita niya kasi sa mundo ngayon magpapakasal ka maghihiwalay lang din naman. Uh-huh. Ganun po yung thinking niya po na parang kapag nahihirapan ka kapag hindi na nagkakasundo maghiwalay na lang. Yun po yung solusyon na kanyang nasasabi. Nung time po na kapag yun nagtatalo po kami,
ang ending po ng kanyang sinasabi is maghiwalay tayo kasi hindi naman tayo nagkakasundo. Ganun palagi po. At nung time na yun, na nakakarating na po ako nung dito sa church, tinanong ko lang po sa kanya yung sinabi po ni Pastor doon sa Family R na kapag nagsabi yung asawa ng ganun, sabihin mo na kapag naghiwalay ba tayo, yun ba yung magiging solusyon sa problema? Opo. At ano naitanong niyo rin po? Yes po. Yun po. Tapos hindi po siya nakaimik nun. And then simula po nun, hindi na po siya nagsasabi ng hiwalay. Wow. Amen. Amen. Opo. Amen. Nakatuwa naman. Opo. Opo. Paano naman po sa sitwasyon na yung dalawa, tapos yung bata, ano po yung epekto dun sa bata? Yun yung parang makakadala ng bigat ng mga magulang na hindi, na walang basbas ng kasal. Opo, ma'am, nakakalungkot nga po, ma'am, eh, kasi mas alam pa po ni ng anak ko yung word na pagkakasal. Nung bago po ako dito, kasagsagan po yun, nagtuturo po si Pastor na mayroon po tayong Family R. Uh-huh. Yun din po nag-encourage sa akin noon kung bakit hindi pa ako nag-absent ng Sunday afternoon kasi yun po yung sinusubaybayan ko. Amen. Amen. Yung Family R po ni Pastor. At tinuturo po doon yung about po doon sa pagpapakasal, yung babae, lalaki na kailangan bago magsama nga, dapat kasal talaga. Kasi yan po yung prinsipyo mula po sa Bible. At nakonsensya po ako doon. Kasi kung tutuusin, yun po, andun po yung konsensya. Kasi ba't ngayon ko lang to narinig, yung ganun. At saka nangihinayang po ako every time po na nakakapakinig ako ng tinuturo ni Pastor na ganun. Kasi sabi ko, sayang wala siya. Ganun lang po yung nasasabi ko, sayang wala po siya. And then yung anak ko po, akala ko naglalaro lang siya kasi nagsusulat. Kapag katabi ko siya, nagsusulat, nagdo-drawing, gano'n lang po. Hindi ko akalain na yung kanyang isip pala andun sa sinasabi ni Pastor. Wow. And then, pagkadating po ng Sunday, another Sunday po, pag-uwi namin ng tanghali, nakita niya yung binigay sa kanya ni Ma'am Jo na barong po ng anak niya, nakahanger po. And then sabi niya, Mama, kapag kinasal kayo ni Papa, ito po yung isusuot ko. Oh. Yung barong po. Tinuro niya po yung barong. Oh. Kaya nagtinginan po kami ni Marlo. Nagtinginan po kami ng asawa ko. Sabi ko, tapos ang nasagot ko po doon, pabiro lang din. Sabi ko, mabuti ka pa anak, naiisip mo yung ganun si Papa o hindi. Ano nasagot? Ano po sagot ni Sir? Natawa lang din naman po siya. Sabi niya, hindi, meron din naman. Pero nasabi niya din yung ganun, meron din naman. Parang napilitan po yata. Opo. Pero parang doon po nag-start din yung unti-unti magkaroon po siya ng desire. At saka yung mga natutunan ko po sa church, kapag nakikita ko po na maayos po yung mood niya, doon ko po kinukwento sa kanya yung mga naririnig ko dito, yung inuunti-unti ko na po. Hanggang sa natuto din po ako na mag-soul winning, shineran ko din po siya. Wow. So kayo na po personal na kapag share kay Sir. Wow. Yes po. Oh, amen, amen. Opo, nakapag-share. Kakaiba yung pinakamahirap pong sharean, talagang nasa loob ng bahay, di ba? Oh, yeah, yeah. Totoo yun. Tsaka given to the point na, yun niya, may ganun po silang sitwasyon na pagsasama. No? Talagang, nung nandito kayo, ma'am, hindi pa siya gaanong nakakapag, nung unang punta niyo, kailan talaga siya actually nakapag, nakaka-watch ng programa natin? Nung pandemic lang po, sir. Anong simula po na talaga? Opo, nung nag-pandemic po. Kasi no choice po siya eh. Ano pong pananaw niya yung pagpunta-punta niyo po dito sa church? Okay lang po ba sa kanya? Alam ko po, nakakasama ko po siya sa soul winning, visitation ng area namin dahil magka-area kami. Pero pag medyo darating na yung dilim, magkakagat. Dilim mo po yung ganyan, takip-silim na. Nagmamadali na po yan kasi darating yung asawa niya. Darating sa bahay na wala siya. Uh-huh. Yes po. Hindi rin po naging madali po sa kanya at sa akin din po. Kasi syempre bilang isang anak na po ng Diyos, andun na rin po yung desire mo na makapaglingkod sa Panginoon. Yeah, yeah. And then yung isa, yun nga sabi po ni Pastor na kung sino man yung unang-una na magpe-persecute sa'yo is yung kasama mo sa loob ng tahanan. Yeah, totoo yan. At nakakapanghina din po ng loob yun. Pero sa biyaya ng Panginoon, ang ginawa ko lang po, pinag-pray ko lang po siya na maintindihan niya yung ginagawa ko. Amen. Yun po yung pag nag-i-area po, nandun po yung parang against po siya sa umpisa. Tapos parang nawala nga po ako noon eh. Di pa ako nagsimba ng dalawang linggo noon kasi nga dahil sa hindi po siya pumayag na inaway niya po ako. Inaway niya po ako.
And then, pinagbawalan po na mag-area muna. Tapos sabi ko, nakaka-consensya na pupunta dito sa bahay yung mga kapatiran. Tapos ang irarason ko, hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya parang ang ano ko noon, nag-work din ako noon eh. Para hindi kami, ang purpose noon para hindi ko rin siya makita. Kasi noon time po, nag-duty po siya pang gabi. Ako po pang araw. So pagdating ko ng gabi, wala siya. Pagdating niya ng araw, wala din ako. Pero dalawang linggo lang din po yun. Kasi nag-pray din po ako sa Panginoon na hindi po pwede ng ganito. Amen. Ang ginawa ko po noon, after ko po ng trabaho, nag-pray muna ako doon sa trabaho, nag-pray ako. And then, sabi ko, Panginoon, pupuntahan ko siya, kakausapin ko siya. Pinag-pray ko din siya na magkaroon kami ng maayos na usapan. And then, pagdating ko, pumunta pa ako doon sa kanyang trabaho. Nag-usap kaming dalawa. And then, sinabi niya sa akin na hindi naman daw siya against, hindi na siya against sa pagsisimba o sa pag-i-area. Nagpahinga din, konti lang naman. Mga ilang ano lang din yun. Parang nag-adjust lang din po ako paano siya maging okay na. So, doon ulit ako bumalik noon sa pag-i-area. Unti-unti lang din. Opo. Wow. Kasi po, ang sabi ni Sister Chantel, ka-area din natin to eh. Yeah, yeah. Noon dati po, hindi kayo pinapayagan. Talagang doon ang persecution. Bakit late na uuwi? Pero ang sabi niya po, ngayon po, si Sir Marlon na po ang nagluluto. Yung husband niya po ha, nagluluto ng lunch kapag magso-soul winning po ang Pasay West. Wow. Pambira. Sana all. Cyril ha, sana all mo andyan. Nangyari lang po yun ng lahat ng pandemic po. So ma'am, may share mo ma'am yung ano, yung pinaka turning point niya. Yeah. Kung paano kayo mamaya may play po tayong clips mamaya. Paano siya napunta doon sa sitwasyon na yun? Gusto ko makita, gusto ko malaman yung bago natin i-play yun eh. Yung magkaroon kayo ng mag-come up siya sa ganun decision. Ano po? First fellowship niya po yun sa mga fathers nito lang. June 2021. Amen. Opo. First fellowship, opo. First fellowship niya po yun. Kahit nung dito sa church may fellowship noon, pero hindi po siya nagjo-join. Uh-huh. Okay. Nung ano lang po, nitong ano lang po. June lang. Anong sinabi niya? Nagkaroon kayo ng area fellowship. Opo. Paano kasama po nagkaroon ng transition na maipahayag niya yung desire niya rin na makorek yung marriage ninyo? Sa influence din po ng mga tatay. Sir Ivan. Yeah, yeah, amen, yeah. Sir Ivan. Amen. Good job, Sir Ivan. Anong naging usapan nila? Paano binrot up yung ganun? Pero bago po yan, ma'am, nag-uusap na po talaga kami dalawa about dun sa pagpapakasal. Napag-usapan na din namin yun na kailangan namin i-correct yun sa harapan ng Panginoon. Wow. Nung nakapakinig na po siya, na-absorb niya lang po yung mga ano. Opo. Before pa nung fellowship, ano before po? Before pa po ng fellowship. Yeah, okay, nung simula po nung nag-start pa ako dito, inuunti-unti ko na po sa kanya yung prinsipyo ng Bible about sa pag-aasawa. Uh-huh. Yung tamang paraan. Yung kailangan, katulad po namin na mali or nagsimula sa... Nagsimula lang wala sa Biblia. Oo, wala. Kasi sa wala pa naman eh. Total, kumbaga blinded pa kayo that blinded, time. Yeah. Nag-start po kami sa ganon, pero sabi po nga ni Pastor, kami na mga late na nakarating dito sa church, wag mag-isip ng kung paano kayo maghihiwalay. Yeah. Kundi, mag-isip kayo kung paano nyo maitatama. Amen. Yung inyong nagawang mali. Yeah. Amen. That's right. Yan po yung sinabi ko din po sa kanya. At sa biyaya ng Panginoon, nag-agree naman po. At kumbaga, yung fellowship na, nung time na nag-fellowship po yung mga tatay, doon na talaga siya na-push. Opo, doon na po siya na-push. Napilitan, hindi naman. Hindi naman po. Kasi nung pag-uwi po namin sa bahay. Nakapag-usap lang pa kayo, sabi niyo po. Opo, before. Nakapag-usap lang kayo before. Opo. Kasi yun nga lang po, parang may pag-aalinlangan pa. Yes. Opo. Kasi kumbaga dati, parang hindi po siya 100% nagtitiwala sa akin. Pero ang ginawa ko po talagang pinatunayan ko po na ipinamuhay ko lang po yung magandang testimony. Amen. Po na natututunan ko po sa church. Para Amen. Maibigay niya sa akin yung 100% na mapagkatiwalaan niya ako na wow. Ano man yung problema na dumating sa amin, hindi po kami uuwi doon sa hiwalayan. Salitang hiwalayan. Wow. Amen. Opo. Yun din po siguro yung nagbigay din po sa kanya ng encouragement at lakasan yung kanyang loob na magpakasal na po. Yeah, kasi minsan na-open na din po niya sa akin na magpakasal na tayo. Sabi niya ganun.
Wow. Bago pa po yung ano, yung fellowship niya, no, sinabi niya yan. Opo. Oh, opo. Wow, amen. Pero dahil sa pag-uusap niyo na po yun, no, nasasabi niyo yung prinsipyo sa kanya. Opo, sir. So talagang ibig sabihin, ma'am, Sister Marlo, talagang kumbaga, yung assurance na hinahanap niya na hindi nga kayo bumagsak doon sa hiwalayan, nakita niya, no, talagang naipaliwanag mo sa kanya yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Opo, sir. Wow, amen, amen. Talagang napakaganda. Ito po yun eh. Ito po yung masusumpuan po natin yung matutunghayan po natin yung clips lamang po ito na kung paano nakagawa ng decision, nakapaggawa ng decision at nagsabi ni Sir Marlo na talagang itatama nila ang kanilang pagsasama sa harap ng Diyos. Yan. Panoorin po natin to. Sa suspicion na yung ating pagsasama na napakatagal. Kapunta na bigyan buhay, bigyan kita ng maayos na buhay at pinangako ko na magsasama tayo sa hirap at ginawa at papatunayan ko yan dahil kasama natin ng Panginoon. Amen! At itong thinking na ito ay ang dahan ng ating pagmamahal. Kalaksan nila. Minigay ko sa iyo. Wala pa sagot! Sila yung sumagot. Agalin mo yung mas mo. Ma'am, mas mo, ma'am. Ayoko. Ma'am, para sabi mo, sagot mo, ma'am. Hindi magandang may mas, ma'am. Ayoko. Nakaano si Sir Marlo, no? Walang mas. Ayoko. One. Yung nga, ma, sabi ko na kung pwede siguro na nakakaroon po, hindi na tayo. Alam naman natin yung responsibilidad natin, tanak natin. Wala sa lahat na nangyayari po ng katawan dahil hindi kita pinakasalan nung wala tayo nagsama. Kasi sana, ngayon buo na yung video ko at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil tagal natin nagsama, nag-aaway man tayo, minsan, buo pa rin yung pamilya natin. Maraming salamat sa nag-invite sa atin, lalo-lalo na sa Baptist Church. Sana matuloy na itong pagpapakasal natin. Kung bukas, kung sa tuloy na araw, sana meron tayong gagamitin at sa ibigay sa ating Panginoon. Balita ko sir, marami ng iPhone eh. But, yun lang at kung tinatanggap mo, willing na rin ma. Yes! Yes! Oh, yes, sir. Ito na po ito. Di ba? Actually, ito, para rin sa mga young people na nanonood, kiligin ka kung tama yung pagkakakilig. Yeah! Mas encourage kong kiligin yung mga young people kung yung napapanood nila. Eh tama, hindi Korea drama, hindi K-drama. K-drama. Oh, hindi mga arte-arte. Kasi wala arte dito eh. Totoo ito eh. Totoo to. Yeah, wala yung script. Walang binasa, hindi binayaran. Tulin lang ang usapan, pambira. Alam naman natin lahat kung paano magtilian ang mga tao dito pag si Sir Randy tsaka si Mambi ngayon. Oo, diba?
Wala pa. Nasusuka yata yung mga tao. Pero alam niyo po, eh, nakakatuwa yung gano'ng site eh. Pero isa, ang matinding kiligin pa sa mga young people, ito si Sir Gabi. Ikaw, Sir Gabi, masyadong... Pagbihira. Alam ko na naman dyan, yari ka na naman dyan. Gabi, ikaw, marami na kinakikilig, ha? Pero anyways, alam niyo po, may gusto po ako sa inyo na marinig po ito. Parang maganda marinig nila, ma'am, si Jem. Mag-uusapan natin kanina. Alam niyo po, kung isa sa mga dahilan kung bakit ngayon lang sila napunta sa ganyang sitwasyon. Noong Father's Day yan, ma'am, no? Father's Day po yan. Yes, ito lang year Father's na to, Day sir. Father's Day po yan nangyari. Itong year, Father's Day po, this year, ha? Dahil sa sinasabi nga ni Ma'am Sheryl kanina, Sir Marlon ay during pandemic times lang siya naging active sa pakikinig. Kaya talagang matindi ang pinapahintulutan ng Diyos mangyari na hindi natin naasahan. Amen. So, the point here is, may mga ano po, di ba? May mga reasons si Sir Marlon kung bakit hindi agad sa sila pumunta doon. Opo. Yun ang maganda marinig po natin. Ma'am Cynthia. Opo. Ano po yung ngayon, at this point of time after that, ano po yung mga preparation na ninyo para mapursu yung inyo pong kasalan? Sa ngayon po, ma'am, ano po, yung pag-aayos po ng requirements, yun po yung, opo, yun po yung kailangan Hindi, sandali po ng... lang yan, yung marriage license, after a week, pag nag-file ka, meron na yan eh, opo. Ngayon, ma'am, appearance lahat pa rin yun. May mga seminar eh. May mga seminar. Hindi po, ang seminar yung mga below, kwan lang po yan, mga minors lang, opo. Pero, palagay ko, Sir Marlon, nako, nandito po yung church, handang i-correct ang kalagayan po ninyo. Amen. Makakatulong. Opo. Yeah, pero kanina may sinasabi si Ma'am Sheryl before pa yung dati, yung mga kinukonsider ni Sir Marlon dati. Opo. Kung bakit hindi niya naiisip na punta doon sa pagkapakasal, like yung mga nagiging excuse niya during that time. Financial po. Yeah, financial. Bakit naman po? Ano po yung wino-worry niya pagdating sa financial? Yung gagastusin daw po. You see? Yun po yung gagastusin. Yeah, so pero sinabi ko naman po sa kanya na hindi naman po problema yung financial, lalo na po dito sa church. Kahit magkano lang po yung halaga na meron siya, kung talagang willing po talaga, mangyayari. Yeah. Pero the point naman po kasi is mailagay na at maitama. At saka nakita niyo sir sa video, yung kasiyahan ng anak nila, Miss Justin. Yeah. Pinapatanggal yung face mask. Opo, pinatanggal yung face mask. Si Mama, hindi sumunod sa anak. Para malay mo, may kasunod na pala yun. Yun ang maganda po doon. Alam niyo, yun isa sa mga pinag-usapan niya po namin kanina dito nila, Ma'am Cynthia. Isa sa mga nagiging problema ng maling preparasyon ay ginagawa ang pangunahing preparasyon kung yung gagastusin kahit hindi natuloy kasi walang pang bayad sa simbahan, nakikita pang kakasalan, sa mga venue ng kakainan. May magandang trahe de Buda. Yeah, tapos may yung sing-sing. Nag-usama natin yung sing-sing. Yan ang mga iniisip yan ang sinasabi ni Pastor. Kaya maganda yung prinsipyo na binitawan niya kanina eh. Kaya huwag kayong mag-waste ng time yung kapapanood dyan sa mga nakikita nyo sa television, sa social media. Yan lahat ay pinang-aakit ng Diablo na sana ganyan din yung wedding ko. Mga pa-flash mob sa mga proposal. Yan mga nakikita ngayon eh. Kaya lahat yan, nakaka-relate yung mga gusto, yung mga... magpo-propose, kaya actually, yan yung sinasabi ko na matagal na naging kaya pangalas sa mga team preparation, tinan nyo po, maganda yung sinabi dito, ha? At least nakita nyo ito, na talagang napagkasunduan nila na talagang itama. Kita nyo naman, no? Nasa bahay, during fellowship pa, with the area pa yun, ha? Amen. Yun ang sinasabi kong, yun ang pinaka, mas pipiliin ko pang panoorin yun kesa yung mga pa-flash, mab-flash, mab-flash. Kasi totoo yun. Totoo talaga. Hindi, totoo yun. Real makoy. Hindi kasi sila, sir, may kakaya na naman sila. O, ang problema ngayon, ay pinapangarap ninyo, kaya hindi kayo nakakapag-prepare ng tama. Minsan kasi, yung mga nagiging impractical yung mga pangarap dahil kakapanood ng kung ano-ano. Hindi, totoo yan. Totoo yan. At saka yung preparation, gagastos kayo ng malaki, lahat, material, sing-sing, damit, pagkain, tapos susunod na buwan, wala na kayong makakain. Mga anak ang asawa, mangungutang.
pambihira. Saan na namang nakuha yung mga ganyang kasiyahan? Yan po yung naalala ko tinuro ni Pastor before. Sabi niya, ni Pastor, magpaplano kayo na ingrade, ipapangutang nyo rin naman. Ipapangutang, yes. Kaya pasok agad yung problema noong unang pagsasama pa lang kasi sinimulan sa yes! problema. Sa problema. Yes. At least, ngayon, nakikita natin, dito si Ma'am Sheryl, si Sir Marlon, nagkasimula man sila because not actually that they were blinded but they were deceived by Satan na sa ganung reason. Kasi, naturally speaking naman, as Filipino, alam naman natin lahat yung tamang ano, ma'am, di ba? Totoo, na dapat magsimula ka sa pagpapakasal, na-confuse lang lalo ng Diablo nung pinasok na tayo na ibang kultura eh. Nagpa-impluensya na tayo. Kaya pumasok yung mga ganyan, hindi naniniwala sa magpapakasal, kasi sa dulo, maghihiwalay din. Sino nga, paano mo naman nalaman yung dulo? Hindi ka naman Diyos. Totoo. Yeah. Diba? Wala talagang prinsipyo ng Biblia, so, sir. Inalis talaga ng Diablo ang Biblia. Kaya na-confuse ang maraming mga nagsasama ngayon at marami na-confuse sa mga kabataan din ngayon na ina-aspire ngayon nila yung ganun pangyayari. Kaya, wala, sa totoo lang, pero siguro sa panahon niyo yun, mas gusto nila mapangarapin yung nangyari kay Ma'am Sheryl, kay Sir Marlon. Kasi, pag-antay pa sila ng kakain sa restaurant, tapos biglang unuluhod na lang nila. Alam niyo, by the way, isa yun sa mga hindi ini-encourage si Pastor dito na may paluhod-luhod yung lalaki pagka... Mag-aalan ng bulaklak. Santisimatisim. May naalala ko, may ginawa yan sa simbahan. Sa tapat pa ng pulpito, wala rin nangyari. Anyways, baka lumala tayo. Mapalalim tayo, sir. Dito tayo sa totoo. Tayo sa totoong istorya. Huwag tayo sa pantasya. Importante yan. Dapat practical ka even before you get married. Kasi ano yun eh, kaya sa amin ni Julian, nagtanong kasi ako dun sa mga kaibigan namin, ang laki ng gastos talaga. So sabi ko, I think it's very impractical na nag-prepare ka ng sa wedding, you prepare for the marriage, too not much. The wedding. Uh-oh. Kasi yung wedding, isang araw lang yan. Yung marriage, yun yung lifetime. Yun yung paghahandaan mo. Yeah. Na, siguro you pray for a very simple ceremony, intimate ceremony. Like ako, nung hindi pa ako nagbabasa ng Bible nung kinasal ako eh, but I was already saved. Pero nung wedding namin, there was a rainbow. So sabi ko, I will never trade that with anything else. Lalo na nung nagbasa na ako ng Bible about yung significance ng rainbow. So, ang siguro ipag-pray dapat ng mga young people na there should be a very personal connection sa inyong mag-asawa at sa Panginoon during your wedding day. It doesn't matter kung marami kang handa. Yung handa nga namin, ano lang, eat all you can. Kasi yung eat all you can. Ay, mas matindi yung kay Sir Jow. Talagang boodle fight. Yeah, actually, yung kasal nga namin ni Ibab Yang, marami nga na ilang pumunta. Di ba sabi ni Pastor, isa pa yung mga sinasabi ni Pastor na nandun sa invitation card, yung encourage ng cash gift. Mahal nung parang ano, no? Parang garapan. Buti ba sa invitation? Garapan. Natin yung sobre natin sa tight sin offering. Kasi yung devotion ni Pastor yes, dito. Sir, oh, sa sobre, encourage you to ano. Diba? Tira. Kasi garapalan eh. Para wag kang atin ng kasal kung wala kang cash. May wedding registry pa. Ay, basta. Totoo yan, ma'am. Sa mga department store ko, ano ang gusto ng mag-asawa ng regalo. Marami na ilang. Sabi ni Pastor, yung kasal namin, open for the whole church yun. Kaya dami sobrang pagkain that time. Kasi marami hindi sumipot. Kala siguro, nagbibiro si Pastor. pambira. Sabi ko nga, binoodle fight ni Pastor. Yung sabi, yung kila Sir Rico, natandaan ko, pambira. Sarap pa ng ano sa kanila. Dinuguan yun eh. Di ba? Naalala ko. Parang fiesta topping yun eh. Tapsi ba? Opo. Tapsi. Sinangag-itlog. Tapsi lumaya. Yung sinasabi natin na binabalik natin sa kultura Pilipino. Yeah. Para makita natin na ito nga, yung sinasabi ng Biblia, doon pa rin tayo babagsak. Alright? Bago tayo magtapos. Opo, yung pagpapatuloy po, nung nagpahayag na po sa inyo ng marriage, ano naman po yung naging impact sa inyo bilang asawang babae? Anong kaligayahang naramdaman ninyo? Opo. Yan. Siyempre po, sobrang saya po at patuloy ko po yung pinagpipray sa Panginoon hanggang ngayon po na hindi mawala yung desire niya tsaka yung sa akin din po. Yung kaligayahan na naramdaman ko nung time na ano
feeling nyo nililigawan uli kayo. Nag-proposal. Pero ako, niniwala mo, Sheryl, isa sa mga matindi joy niya doon, is nakita mo yung conviction niya brought by the Word of God. Yeah, opo. Hindi dahil lang na napulot niya sa kanto-kanto. Yeah, yeah. Talagang kasi, dahil yes, sa pakikinig ng salita ng Diyos. At sa nakitang testimony siya sa kanya, sir. Yeah, exacto yung sinabi ni Ma'am Sheryl kanina. Opo. Eh, actually, nakaka-bless yun. Natuwa ako, sinabi ni Ma'am Sheryl na kayo mismo nakapag-share. Siya mismo, opo. Nakakalain niyo po ay, pabira. Yun. Parang ang hirap gawin nun kung hindi maganda yung espiritu mo, ay, sir, opo, ha, di ba? Ay, pinag-uusapan niya namin sa every Friday sa lalaki, di ba? Opo. We have to admit na, pabira, ang ayaw natin magpa-overpower kahit na alam mong mali ka, eh. Yes. Yeah? Yan, hindi totoo yun, eh. Totoo. Sinasabi namin niya every Friday. Pero, pabira, fathers, opo. Opo, eh, kaya sa fathers, kaya nakakatuwa na talagang galaw ng Diyos. Eh. Akalain niyo po, amen. Bagamat siya yung lalaki, ba't biyahe na pa yung testimony ng Ma'am Sher. Siya nag-share, yung testimony niya nakatulong sa pagkikwento niya na tinuturo ni Pastor sa family. Totoo. Eh, talagang nakikita natin na yung video na napanood natin is brought by the conviction ng salita ng Diyos. Ng salita ng Diyos, opo. So ngayon na, at saka yung ano pa, ma'am, yung kung paano niya po na-overcome din po yung testimony po ni Justin nung Wednesday na nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil hindi na nagiinom ng alak at wow, nagsisigarilyo yung papa niya. Pambihira. Opo. Na, ano din po, sobrang saya din po namin ni Justin. At paano siya paano niya po na-overcome yung ganun? Nung sinasabi ko din po sa kanya na kung gusto mong lumaki yung anak mo na hindi nagbibisyo, kailangan makita niya din yun sa'yo. Yeah. Amen. Ayun, totoo po yan. Malaking kasi, factor kasi ang lalo na lalaki, opo, makikita niya yung tatay niya na nagiinom. Oh, yeah, magiging contribution. Opo. Totoo yan. Tsaka minsan kayo makikita mo, magkakainuman sa labas, eh, mag-aama. At tsaka magkakaroon ng confusion, sir, sa bahay. Yeah. Yes. Kasi dito sa church, ay tinuturo, makikita yan ng bata. Ang hawak ng tatay is Biblia. Pero sa bahay, ang hawak, alak. Sigarilyo. Opo. Kaya malaking talagang pagpapala. Amen po, ma'am. Opo. Yeah, malaking biyaya po sa amin family yung church po talaga. Amen. Yeah, opo, amen. Opo. Ay pinagkalob ng Panginoon sa akin yung sinabi ko sa kanya. Sinabi ko sa Panginoon na Panginoon, gusto ko ng church na may Bible, na may matututunan kami. Amen. Amen. At saka yung isa din po kung bakit kami po nagpapatuloy dahil yun po, dahil din sa anak. Kung kami, di ba, mag-save, okay na po. Pero dahil sa may anak na may nakasunod po sa amin. Yun, exacto. Totoo, exacto. Kaya, po. Sabi ko po sa kanya, kay Marlon po, na paano natin matuturoan yung anak natin kung tayo mismo hindi tayo natututo. Wala tayong may tuturo sa kanya kung wala tayong natututunan. Amen. Kailangan po natin munang matuto para may maituro tayo sa anak natin. Correct. 100%. Pambihira. Yeah. Opo. Sir Marlon, hindi pa kayo maantig nito. Pambihira. Nakakatuwa po yung ganyang sitwasyon. Ano? Talagang, kumbaga, from the scratch, ibig sabihin talagang wala talagang magandang prinsipyo sa Biblia. Pero nung makarinig at malaman ang tamang prinsipyo, opo, nagkaroon ng totoong, sumunod. Opo, nagkaroon ng desire, conviction, yeah. Opo. Opo. At ang nakakatuwa din po kasi sumusunod po siya sa mga sinasabi po namin ni Justin. Ah, paano yeah, naman nakikita yeah, talaga sa yeah, inyo? Tsaka kay opo, Justin. Tsaka yan nga po yung sinasabi namin. Sinasabi namin yan tuwing Friday din eh. Opo. Kung nasa tama, dadali naman sa ikaayos. At ito tama. Eh, sabi nga namin, hindi naman huli. Halimbawa, katulad niya, nag-guide si Sir Marlon. Makapanood din Sir Marlon to, nag-guide po kayo ni Ma'am Sheryl. Opo. Di ba? Sa start. And then, time will come that as you keep on growing. Eh, of course, si Ma'am Sheryl naman eh, alam naman niya kung saan na siya lulugar eh. Yes, di ba? Ang importante nun, nabuksan yung pinto. Yes. Yan ang pinaka-importante dyan. Kaya, alam niyo po, kaya yan yung sinasabi natin dito sa ating topic eh. Di ba? Commitment is the supplement for a healthy hobby. Eh, talagang nagiging healthy ngayon si Sir Marlon. Amen, sa, Sir Marlon. Nag-start na sila sa pumaan na talagang nagkaroon siya ng kanina sinasabi ni Ma'am Sheryl na talaga nakita niya yung tiwala eh. Na amen, committed sa kanya si Ma'am Sheryl.
And kaya ano eh, that made him ano, ako naniniwala that really helped him to be spiritually healthy. Amen. You see, yan maliwanag na maliwanag. Eh, kaya sabi nga natin, di ba, stay committed to stay married. No? Bagamat na dyan yung topic dapat ni Pastor na fixing financial problem with the family, makikita rin po natin yun, napag-usapan natin. As they start, one of the reasons kung bakit nagkakaroon ng pagpipigil sa tamang magsasama, opo, it's because of financial problem. Yes. Ayaw po, regarding that, at this point of time, sino na po yung nag-handle ng budget? Dati po, nung hindi pa po ako nakarating dito sa church, ako po may hawak ng ATM niya. Uh-huh. Pero nung nakapakinig po ako ng kailangan, babae, nagsasubmit sa lalaki. First time ko po yung makarinig ng ganun eh. Kasi nakasanayan po, lalo na po, kahit ngayon sa mundo, makikita po na parang ang lalaki ang nagsasubmit sa babae. Okay. Exactly. At masabi po na ang babae. Kasi totoo eh. Totoo yung sinasabi niya eh. Kaya lalo na sa mga, sa totoo lang, gusto, lalo na sa mga nagpaplano mag-asawa na mga, no? Tsaka sa mga nagsasama na kayo during na lumabas tayo nitong millennial years, makinig kayo dito. Opo. Kasi pag sa mundo po, kapag hindi ang babae may hawak ng ATM, parang wala pong ano, parang para under desire ang lalaki, ganoon. Opo, parang ayaw din po magpatalo ng mga babae. Yeah. Nakikipag-competition. Ay, may competition ng partner, opo. Opo. Pero nung time na nakarating po ako dito sa church na kailangan ang lalaki ang may hawak ng ATM, ng budget, nung pag-uwi ko po sa bahay, sinabi ko po sa kanya, dito na yung ATM mo, ikaw na maghawak. Sabi niya, oh, himala. Parang, bakit binigay mo sa akin? Sabi ko, may tiwala na ako ngayon. Wow! Amen! Oh, nga, paano nga na-develop yung tiwalang yun? That time, kailan lang po ninyo na-endorse sa kanya yung ATM? Kasi po, syempre, for so many years. 2017, simula nung ano po, gano'ng kahaba bago ko isinarin. Opo. Simula po nung nagsama kami, 2012 po. Ah, okay. Paano niyo po naibigay yung trust sa kanya? Meron siyang bisyo. Meron siyang mga... Nagtiwala po ako sa Panginoon. Wala man po akong tiwala. Amen. Sa Panginoon. Amen. Yan po. Yun po yung pinaka-dabes. Tsaka, yung conviction niya, sabi niyo nga Ma'am Sheryl kanina eh, nung napakinggan niya po yung preaching, opo, yun yung time na binilik na. Talagang totally. Yeah. Ibinigay opo niya na yung responsibility sa yun asawa. Yun ang isa sa magandang makita po ngayon natin. Eh, tangali, yung sinabi na yun ni Ma'am Sheryl na hindi ka sa tao magtitiwala. Magtiwala ka sa Diyos. Opo. Kahit sa ano, minsan po, we cannot take away the fact na talaga nagkakaproblema mag-asawa. Kasi yung trust na sinasabi natin, trust mo sa asawa, trust mo sa... Nawala yung Diyos. Eh, na Diyos ang nagpasama sa inyo, dalawa eh. Opo. Kaya dapat, doon kayo magtiwala sa Diyos. Opo. Na para totoo yung tiwala sa isa't isa, dapat magtiwala kayo doon sa nagpahintulot na magsama kayo. Nakakatuwa na po. Bago-bago pa lang, pero she was able to trust her husband. Yeah. Samantalang sa panahon ngayon, ang tagal-tagal na sa simbahan, takot pa na isurrender ang responsibilidad ng paghawak ng pananalapi sa asawang lalaki. Aha! I think it really boils down to faith in God. Yeah. Grabe it. Yung movement ng Panginoon sa buhay exactly mo. Kaya ganun ka na lang mag-surrender. Yeah. Yeah. Kasi I'm speaking based on experience dahil ganun din ako binago ng Panginoon. Mm-hmm. Oh, yeah. From being an agnostic na talang tumalikod ako 180 degrees, parang, ha? Ikaw pa ba yan? Diba? Parang hindi na ikaw eh ang gumagalaw, diba? Opo. Na bakit ganun kagaan? Kasi sinurrender mo lahat sa Panginoon, kaya magaan sa'yo nung sinurrender mo. Ano naman po, pakikwento naman po sa amin, paano naman po yung naging kalagayan nyo? Nung may-surrender nyo na po, nagkaroon ba ng kaluwagan or ano? Regarding po sa mga pagbabudget ha, sa bahay. Dahil ha po siguro sa hindi pa kami legal sa Panginoon, baka yun pa din yung humahad lang pa rin. Siyempre, kasalanan pa rin po yun eh. So, hindi pa rin po. Masabi po, sakto po. Sakto. Yeah. Pero again, at least, somehow, ma'am, transition. Yung, alam nyo na, yung patutunguhan ninyo ngayon. Habang, yan na, on the process na kayo ng pag-ayos, dyan ang papasok. Movement na lahat kasi ng Diyos eh. Amen. Yan na nag-take over. Kaya yung mga actions na inyong ginagawa, talagang,
it will really come to a point na gagaan na pagaan ng pagaan hanggang sa mawala. Kaya yan ang kagandahan talaga, yun yung sinasabi ng mga programa po natin eh. Lalo na pag sa pamilya, sa mag-asawa. Kasi akalain mo, kumbaga kulang na sabihin ng Panginoon, eh, pinapagaan ko nga yung sitwasyon nyo, gusto nyo mahirap. Totoo. Yun yung nangyayari minsan, ma'am. Pinapagaan ko yung sa asawang babae, pinapagaan ko yung sitwasyon nyo. Huwag nyo kuhanin yung responsibilidad ng asawa nyo lalaki. Totoo yan, sir. Yun lang, kung susunod lang, katulad ng nangyayari, kung susunod lang, eh, talagang happy-happy ka rin talaga kung asawa kong babae na ikakarga, ikaw ang asawa ng lalaki, sabi ng Panginoon, gawin mo yun eh. O, trabaho nyo yun eh. Opo. Diba? So, actually, dito yan, makikita natin sa book of Matthew, chapter 19, sinabi yan, even from the very beginning, from the book of Genesis. And then, up till this now, sa Matthew chapter 19, mas makikita natin dyan na talagang yung responsibility ay nasa nasa lalaki. Opo. You see? So, talagang, it's a great blessing talaga pagka susunod na tayo. Susunod na tayo sa plano ng Diyos. Alright? Meron pa kayo, ma'am? Sir, naalala ko lang noon si Ma'am Lerma. Ito talagang pangitat, patutuo talaga. Nung time po dati na ho, nagsisik ako sa kanya regarding sa paghawakan ng pera, ang talagang sinabi niya, ang kanyang ibinigay na example, yung mismo sarili niya. Kasi nung time noon, nakikita ko na meron pa siyang, nagsisikap siya na magkaroon ng extra income para matustusan yung mga gusto niyang bilhin. Personal, personal. Mga personal needs niya. Kasi kung sa mga bahay-bahay din ang mga pangangailangan, talaga isinusupply ni Pastor, pero meron pa rin siyang gustong bilhin. Sabi niya, alam mo, until the time na mag-seek ako ng advice kay Ma'am Delma, sinabi niya na isurrender mo lahat yan sa iyong asawa, hayaan mong siya ang magkaroon ng total responsibility sa pangangailangan. Siya ang magpo-provide sa inyo. Siya ang lalaki, siya ang magpo-provide sa inyo. At ginawa niya yung advice ni Ma'am Delma at nakita ko naman kung paano siya pinagpala, pambira, yung mga sapatos niya, wala na nga siyang paglagyan eh. Yung mga damit niya, yung mga lahat ng pangangailangan niya, nag-over-over pa sa pangangailangan niya. At yun yung nakita ko na talagang kung susunod lamang tayo sa tama, magsisik tayo sa tamang tao na lalapitan natin ng advice, yung magbibigay sa atin ng tamang prinsipyo, at susunod tayo kasi pag nagsik tayo ng advice, eh, handa natin sarili natin na susunod tayo. Hindi yung hihingi tayo ng advice tapos may negativity pa sa atin. Nasaan na yung pagpapala na matatanggap natin? Kaya, siya rin yung naging reference ko. Siya rin yung nakita ko na eto rin yung gagawin ko. Ibibigay ko sa asawa kong lalaki ang mga responsibilidad na dapat para sa lalaki. Yeah. Yeah, kasi totoo po yan. Actually, yun na nga eh. Sabi ko nga, kung titingnan talaga natin yung plano ng Panginoon. Eh talagang napakaganda na masunod. Napakaganda na makasunod. Talaga yung pagpapala ang bubuhos eh. Yeah, aalisin totoo yan, sir. Aalisin niya kayo doon sa kinikerry niyo na hirap, burden na hindi naman dapat sa inyo, papalitan niya pa ng blessing. Amen. Yun ang pinakamaganda doon. Ang term nga dyan ni Brother Noel, sir, ang blessing, hindi mo yan paghihirapan. Ilalapag ng Panginoon yan. Mismo. Totoo po yan. Alright? So, again, dito naman po tayo. Pero again, napakaganda po yan. Gusto ko lang basahin ito dito. Nandito po sa... Kasi kanina, yan nga po eh, nakita natin sa testimony ni Ma'am Sheryl at saka ni Sir Marlon. Bagamat ngayon ay on the process sila na sila po ay pumunta doon sa pinakadesenyo ng Diyos sa buhay nila. But nakita po natin somehow, yun yan, narinig nyo po yung testimony, talagang itinama ang conviction ng Diyos ang siya naging daan para si Sir Marlon ay makagawa ng decision na maitama ang kanilang pagsasama. You see, kasi yan po yung maliwanag sinabi mo sa Biblia sa verse number 6 ng Matthew chapter 19. Very common po sa atin lang ito. Wherefore, they are no more twain but one flesh. What therefore God hath joined together, let no man put asunder. Kaya isa po yan. Kaya talaga sabi ko nga rin ito, bagamat ito ay programa para sa mga asawang babae, pero nabanggit ko po ito doon sa programa ng mga asawa every Friday sa ating po mga asawang lalaki, eh pinahindulutan na tayo ng Diyos na yan yung makasama po natin eh. Kaya ibig ko sabihin,
yun ang plano ng Diyos sa buhay natin, eh, napaka-importante na pinagsama niya tayo, ilagay natin sa tama. You see? At yun po yung makikita natin para rin po sa mga asawang babae, kaya binabanggit din po eh. Tuloy-tuloy lang po. Bagamat na maaari yun sa kalagayan, kayo po kadalasan, ganyan ang istorya talaga eh. Nauuna kayo sa simbahan bago yung lalaki. Most of the time, ganyan ang minaka-istorya dito sa ating simbahan. Mas marami nauuna na nanay bago yung tatay. Pero biyaya ng Panginoon ay dumadating pa rin tayo doon sa punto na talagang through your testimony, wives, through your testimony, you can win your husbands, or you can win your partner, you can win your husbands na madala nyo sila dito sa simbahan. Alam nyo po, napaka-importante yan, mga kapatid. Huwag na huwag po ninyo pahintulutan para po sa mga asawang babae. Huwag na huwag nyo po pahintulutan na yung testimony po ninyo ang makahatak palayo sa inyong mga asawa sa Diyos. Bagkos dapat yung inyong pong testimony ang magpapalapit sa kanila, sa kanila sa Diyos. And yung ating po napakinggan ay talaga pong napakaganda po ito. And ang pinaka-importante po dito, mga kapatid, ay maisa puso po natin itong mga napapakinggan po natin. Like I said, these are real stories. These are real stories. Hindi po ito mga actors and actresses. And isa pa po, ay itong nakikita po natin ngayon, kung ikukumpara natin ito sa mga professing Christians, again, ito yung lagi ko po binabattle at lagi ko po sinishare, professing Christians again from the world, na makikita nyo, nagpapakasal sila, grande yung kasalan, pero in the end, ano pa rin nakikita natin sa kanila? Mabubuto lang relationship nila, magugulo ang pamilya nila, because walang tamang foundation. Ito po kitang-kita natin sa testimony po ni Ma'am Sheryl, na talagang ginawa nilang pundasyon, nagsimula man sila ng hindi tama, pero ginawa nila, bumalik sila sa tamang pundasyon na salita ng Diyos. And here, nakikita natin istorya nila, papunta na sila ng tuluyan sa plano ng Diyos sa buhay po nila. And it's always a great blessing, alright? Once again, ay maraming salamat po. At bibigyan ko muna po ng huling pagkakataon na makapagpaalam sa ating programa, ang ating mga co-host, ang ating bisita. Ma'am Sheryl. Ayun po, nice ko lang po magpasalamat sa aking partner, si Marlon po, dahil pinag-pray niya po ako kagabi. Amen! Nag-pray po kami at nagpaalam po ako sa kanya na mag-guest kami. Ang sabi niya, kaninang umaga bago po siya pumasok na galingan ko daw. Maging amen. Blessing daw po ako. Amen! Ayun amen! Doon pa lang po sa mga sinasabi niya po, natutuwa po ako kasi ibig sabihin po noon, nagtitiwala po siya sa Panginoon. At saka sabi ko, okay lang ba sa'yo na sabihin ko yung mga background natin? Sabi niya, sabihin mo basta yung totoo. At yun naman po talaga. Totoo naman, Sir Marlon. Pag napanood mo naman ito, totoo naman. So yun po, thank you po sa pagkakataon na ako po ay nag-guest po dito. At doon, di ko rin po akalain, kagaya po ng mga nauna po dito, na hindi po nila akalain na sila po yung makakaupo dito. Ganun din po ako. Hindi ko rin po akalain na makakaupo din po ako dito. At saka, sa mga nanay po na hindi po nag-aakala na makaupo dito, akalain nyo na po. Abang na lang po kayo na ang... Abang eh! Abang na lang kayo sa Messenger. Opo. So, yun lang po. Alright, ma'am, naalala ko pala, Ma'am Cynthia, nabasa ko dito, nagsabi kanina dito si Ma'am Sai, pinag-uusapan natin sa mga reception. Pag siya daw kinasal, patlak. Ma'am Bira. Ulayin na natin yung patlak, Ma'am Sai. Joke lang. Pwede. Sabi naman ni Ma'am Dang, pag si Joshua daw ay kinasal, ay tagal na wala. Lalimutan ko, may sinabi siya dito eh, pag si Joshua daw ay kinasal, ay, nako na, natabunan na. Anyways, pag si Joshua daw ay kinasal, sige lang. Nakalimutan ko na, nawala dito eh. Sige po, ma'am. Baka maririnig tulit ni Ma'am Da kasi kaka-amen lang din ni Sir Ricky. Ayan, mandisal at kape. Ayan o, sinabi ni Ma'am Rosibet, pinaalala niya, nako, delikado to, Ma'am Tang. Bawin niyo na, iba na lang. Mandisal at kape. Sabi ni Sir Antonio, grabe ka naman, Ma'am Sai. Patlak, Elton, sabi ko nga, unahin lang natin yung patlak. To follow na lang group. Yun na nga sasabihin ko sana, Sai, hanapin ka muna kaya ng groom mo bago ka magpatlak-patlak dyan. Hindi, magbihis lang yan eh.
Tapos may potluck, may darating-darating dyan. Yeah. Depende sa luto ng potluck. Ah, depende sa potluck. Ayan, napulutan tuloy si Cyril. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng The Baptist Lunch. Thank you, Ma'am Sheryl, for being with us. Nakaka-bless po yung story niyo. At inaantay namin ang imbitasyon sa inyong kasal. Amen! Amen po. Huwag po kayong matakot. We'll pay for you na sana ma-set na yung inyong wedding date soon. And kaya niya na nga sagutin ng wedding ring eh. Oo. Okay, maraming salamat po sa lahat ng nanood. Si Ate Lilia sa Lebanon na laging nanonood sa atin. Hello, amen. Ate. Good afternoon po sa inyo and maraming salamat. See you again next Tuesday. Stay safe. Stay dry. Huwag po kayong, kung wala kayong importanteng kailangan sa labas, mag-stay put po kayo kasi medyo malakas po yung hangin mula kagabi. Oh, yeah, so sana'y safe po kayong lahat nasan man kayo sa mundo. See you po next Tuesday. Kagaya po ng sinasabi na ating mahal na pastor that marriage is a spiritual and physical union. Andun yung selflessness union din ng both lalaki at saka babae. At ito po, may babasahin lang po ako. Commit your relationship with God and make a conscious decision each day to put God and your partner first. You'll find out your marriage will be able to weather any storm. Not only that, you'll also have plenty of fun together along the way. Kaya huwag po tayong matakot na kapag nandyan na po yung tamang oras para sa atin na gusto na po natin mag-asawa, lalo na sa mga lalaki, panalangin lamang po ninyo, seek po ninyo ang advice ng ating pastor at talagang gagabayan kayo. Yeah. Napaka-importante po na magsimula ng tama. Yep, that's right. Amen. Thank you, Ma'am Cynthia. And like I said, ito nga po topic na pinag-uusapan po natin palagi po dito. Alright, yung topic na pinag-uusapan po natin palagi every Tuesday, it's all about the commitment is the supplement for healthy hubby and stay committed to stay married. Yung mga topic po na yan, na pinag-uusapan po natin dito, this is always the main thing na dapat na pagtuunan ng pansin. Lalong-lalo na, ito po eh, para sa mga usapin, na para po sa mga asawang babae. You see, as you can see mga kapatid, talagang yung mga testimonies na napapakinggan nyo dito, it's really it will really be a big help. Sabi ka kanina, Sir Antonio dito, hindi lang sila nakakaranas yan, marami nakakaranas yan. Kaya that testimony, sabi ko, sa lahat ng areas nangyayari po ito. Kaya kung napanood nyo po ito, if you are a member of the areas at you are in this situation, nakatulad po ni Ma'am Sheryl at Sir Marlon, hindi pa po huli ang lahat. Yeah. You see? Sabi nga ni Pastor, there's always a solution. Yeah. And the best solution is the biblical solution. Amen. Alright? Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating pong programa, sa ating pong week starter episode. At patuloy po tayong sumuporta pa sa programa ng ating simbahan at matuto. Hindi sumuporta in a way na tayo po'y matututo at i-apply po natin ang ating mga napapakinggan. Mula sa impormasyong pangkalusugan, no, starting sa devotion ng ating new every morning. And then meron pa po tayo meron pa kayong mga area devotions. And then meron tayong itong impormasyong pangkalusugan in the Baptist Lunch. At alam ko po na patuloy po itong makakatulong sa atin. Alright? Once again, ay magkita-kita tayo muli sa mga susunod na episode ng ating programa The Baptist Lunch. But di po natin tatapusin ang programa po na ito na hindi tayo nagpapasalamat sa ating mga frontliners. Here's our salute for our frontliners. I am thankful for the soldiers who gave themselves each day, assuring that our freedoms will survive. I am thankful for the pilgrims who crossed the stormy waves of an ocean that would nearly take their lives. But as I think of those who spent their lives for God, bringing souls to Jesus every day, these are the real heroes whom we should lift up high. So thankfully we stand and proudly say,
true heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done. Touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. I am thankful for the preachers who gave themselves each day, and parents who have led the way to Christ. For all who have invested and humbly lived by faith, they paved the way through love and sacrifice. Real heroes do not need applause towards them all. Their friends and folks forsake them. By faith they still stand strong, and one day heaven's King will show them their rewards of the lives they've touched by living for the Lord. Real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done. Touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real hero. Salamat po kami sa inyong pagsubaybay sa ating pong programa. Let's not forget to always watch our program episodes on the Baptist Lunch sa mga susunod na araw. Let's keep sharing the link para po patuloy tayo maging pagpapala sa mga tao na kasalubuha po natin. Keep on being a blessing. Enjoy the rest of the day. God bless you all. To God be the glory. Let's take the time to thank the real hero. Touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Let's take the time to thank.